kwento ng kababalaghan, kasindak-sindak at karimarimar sa mga kwento ng mga multo pag-ibig. Aswang, mga kukulam, mga paparang. Kaluluwang ligaw at mga maligno. At mga kwento ng mga engkanto. Iba sa kakaiba. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Pero nakating sila. Mga hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Kaya tayo matapaglalaruan. Isa na namang makasaysayan kwento ang inyong matutunghangayan ngayon sa isang isla sa Panay na hango sa totoong buhay. Ito'y isa sa tinig ni Mananapay na Manunula. Huwag po kayong magagalit kung hayagan kong ilathala ang lugar kung saan nakaranas ako at ang aking pamilya ng kababalaghan. Kababalaghang umukit sa aming mga puso't isipan na hanggang sa ngayon ang mahirap talagang kalimutan. Kahit lumipas na ang mahabang panahon. Ang tatlong kwentong mapapakinggan ninyo ay hango sa totoong buhay. Ito ang kwento tungkol sa aswang sa Panay. Marami na ang nakasaksi sa aswang, pero marami pa rin ang nag-aalinlangan. Ito ang unang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Carl, at ito ang tunay na karanasan ko sa aswang taong 1973 noon sa Poblacion A sa banda ng Dueñas. Nakabili ang nanay ko ng bagong bahay dahil kampante ako noon, kaya wala sa isip ko na may kababalaghan palang mangyayari doon. Merong mga mata nang nagmamasid ng mga bandang hapon palang alas 6:30 ng hapon. Para bang may mga matang nakatingin sa akin mula sa malayong karahiban. Dahil nga sa bagong bahay namin, kung kaya't hindi maiwasan na manindig ang aking balahibo. Hanggang sumapit na nga ang alas 10:30 ng gabi. Noong panahong 1973, masyadong gabi na ang alas 10 ng gabi. Isang taong aso ang nakita ko na gumagapang doon sa bahay namin na nanlilisik ang mga mata. Mabilis akong hinarapas ng ampas ang ilalim ng supa. Umiiyak ito na parang tunog ng isang baboy. Gumagapang ito, hinampas ko ng hinampas. Hindi ko tinantanan. Dahil noong mga panahong 1973, wala pang ilaw ng mga panahong iyon. O kaya hindi ko na nakita kung saan siya lumundang. Pero ang alam ko, doon ang punterya niya sa mayabong ng mga talahiban. At hindi ko na sinundan pa dahil takot na rin ako. Pero sinisigurado ko na hindi hayop ang nakita ko at hindi rin tao. Kundi kombinasyon ng isang tao at ng isang hayop. Naninindig ang balahibo ko ng mga panahon na yun na para bang nangatal ang katawan ko sa kilabot. Doon ako unang naka-experience sa aswang. At ikinuwento ko ito kinaumagahan kay amang tsaka kay inang. At sinumbong nila ito kay lolo na manggagamot. Pagkatapos pinuntahan namin ni lolo at ng aking ama at aking inang ang bahay ng aswang. Ang sabi nila, wala daw ganun na pangyayari nung gabing yun dahil nandito lang daw sila sa bahay.
Pero alam na alam ni Lolo kung sino ang aswang sa baryo namin yun. Pagkalipas ng 2 buwan, ay umalis na ang aswang na yun sa baryo namin. Kaya sinisigurado ko ay isa yung aswang doon sa poblasyon eh, sa may Dueñas, sa parte ng Iloilo. Ito naman ang pangalawang kwento. Tagod na lamang ako sa pangalang Eli. Taong 1991 noon, sa parte din ito ng Dueñas, doon din sa may poblasyon eh. Sa lugar ng Iloilo. Noong panahon na yun, mayaman ka na kapag meron kang sasakyan. Kayo noong mga panahon na yun ay nakaupo lamang ako sa sasakyan. May pinuntahan ang aking ina doon. Sa parte ng poblasyon ay sa may Iloilo, sa may baryo ng Dueñas. Bababa na sana ako ng sasakyan na may nagsabi sa akin na matanda na kung ako sa iyo, iyo, huwag ka munang bumaba dahil lugar ito ng mga aswang. Maraming matang nakamasid sa iyo, pabulong na sabi sa akin na matanda. At agad akong pumasok sa sasakyan. Pagkalipas ng 5 oras, ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Kung kaya't lumingon ako doon sa may tindahan at nagpaalam sa maganda. Ang sabi ko eh, pwede bang makahiram ng banyo sa inyo ina? Dahil ihing-ihi na talaga ako. Ang sabi naman ng matanda, hintayin nyo na lang iyo dahil may tao pa doon sa loob ng banyo. Hinintay ko naman. Pagkalipas ng 2 oras, alas 11 na ng gabi noon, eh hindi ko na nabanaag ang matanda doon sa may tindahan. Kung kaya't binuksan ko ang pintuan ng sasakyan at doon na lang ako umihi sa may talayban. Pag-ihi ko doon sa may talayban, may nakakita akong umiilaw na parang isang mata ng pusa o mata ng aso. Dahil yung mga panahon ngayon ay hindi ko pa alam na maraming aswang sa lugar na yun, ay sinawalang bahala ko na lamang ito. Pagkatapos kong umihi, may lumuntag sa likuran ko. Pag lumuntag sa akin sa likuran, para isang taong nakayakap sa akin. Pero agad akong umiwas. Kung kaya hindi niya nakagat yung leeg ko, pero para itong aso na parang ding tao. At ito na nga siguro ang sinasabi nilang aswang. Kaya't nagsisigaw at gumulong kaming dalawa. At nakaabot kami doon sa liwanag ng ilaw. Dahil hindi ko alam na takot pala sa liwanag ng ilaw ang taong aso na yun. Kung kaya tumalon nito sa mayabong na talayban at nagsisigaw na ako. Sabay labasan na rin ang mga tagaroon at ang sabi nila, isa daw yung aswang at marami sila, pamipamilya sila, angkan-angkan sila. At kaya nung pumunta ako dun sa may tindera, ang sabi niya, may sugat ka ba iyo? Ang sabi ko, wala naman po, pero meron akong galos. Mabuti hindi kanya nakagat. Hindi naman ho, dahil nakalingon ako bago siya umatake. At naramdaman kong pagkayakap niya sa likod ko, ay agad akong gumulong at napasama siya sa pagugulong namin. At pagkalipas ng 1 oras, ay saka naman lumabas yung aking ina. At doon ko sinabi sa kanya na dinampahan ako ng 1 aswang. At agad naming tinaluntun kagad ang bahay na yun. Bahay ni Leonora at walang tao doon. At ang sigaw ng taong bayan, kapag hindi ka pa umalis dito bukas ng gabi, ay susunugin namin ang bahay niyo na ito. At sinabihan na lang kami ng mga taong bayan doon na umuwi na kami. At si Leonora na yon ay sinasabing bantog na aswang doon sa poblasyon eh, sa may Dueñas. Bumalik na kami doon sa Pabia, sa lugar namin sa Iloilo. Dahil delikado ang lugar na Dueñas sa mga tagabayan o tagabanman ng Iloilo. Pagkatapos nun, umalis na kami agad ng nanay ko. Habang nagmamaneho siya, nang minaramdaman kami na para bang may pumapagas pa sa likod ng sasakyan namin. Nagtinginan na lamang kami. Hanggang sa dumating na kami sa banwan ng Iloilo o sa bayan ng Iloilo doon sa may Pabia at nawala na yung pag-aspas na yun. At yun ang isa sa mga karanasan na hindi ko malilimutan.
At hanggang ngayon ay kinikwento ko pa rin ito sa aking mga kaibigan. At ibinahagi ko nga ito kay ang manalakbay na manunulat dahil isa akong buhay na saksi tungkol sa aswang sa lugar ng poblasyon ay sa Duenas sa parte ng Iloilo. At ito naman ang pangatlong kwento. Taong 1993, palaging lumalakbay ang aking ina papuntang Sagay doon sa Negros Occidental. Dahil mga taga Kaluya Antique ang ibang mga kamag-anakan namin at ang iba pa namin mga kamag-anakan ay sa malalayong lugar ng Semirara Antique. Hindi nakaligtas sa amin ang mga usaping tungkol sa mga aswang sa Panay, lalong-lalo na sa Puruwangka Aklan. Napakagandang lugar ang Aklan. Tangan nga lamang may mga misteryong bumabalot dito, lalong-lalo na sa liblib na lugar at sa mga lugar na hindi pa naabot na mga kuryente noong mga panahon na yon. At mga lugar na kung tawagin nila ay sa malayong sibilisasyon. Maganda nga itong lugar dito sa Aklan. Sa katunayan, nagluluntian ang mga halaman dito. Kumikinang ang tubig dagat dito at malamig ang simoy ng hangin. Kapag bukang liwayway naman, ay mapapansin mo ang mga perting daon ng mga halaman. Samahan pa ng mga nagpupula ang mga samot-saring mga bulaklak. Sa tanghali naman ay nababanaag mo ang mga kulay asul na tubig dagat, lalo na't nakatanaw ka mula sa malayo. At sa dapit hapon naman ay mamamangha ka sa ganda ng panawin, lalong-lalo na't papalubog na ang araw. Tila bang isang likha ng sining ang nakikita ng iyong mata sa larawan. Nakapagsumapit naman ang takip silim, malamig na hangin naman ang iyong kayakap. Sa likod ng magandang lugar na ito, may nakatagong ilang hiwaga at misteryo. At ito ang tatalakayin natin tungkol sa salitang yanggap, gabunan, amamarang, balbal, at perbalang. Yan ay ilan lamang sa mga uri ng aswang dito sa maganda at misteryosong bansang Pilipinas. At ang Puruwangka Aklan ay ilan lamang sa magandang lugar, ngunit may nakatagong hiwaga at misteryo. At ito ang ating tuklasin. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Lito Tonyo Madarang. Papunta kami ng Negros noon, pero madadaan na namin ang San Jose de Buenavista Antique. Taong 1993, nang nabibiyahe kami ng pamilya ko mula sa Kaminawit sa San Jose Occidental, Mindoro, papuntang Negros Occidental. Grade 3 lamang ako noon. Taunan kami kapag umuwi ng Negros. Kapag pupunta doon, dadaan kami sa dalawang isla. Iyon nga ang Semirara Island at ang Kaluya Island. At ang huling dadaungan ng malaking bangka ay ang Puruwangka Aklan, malapit sa Antique, sa isla ng Panay. Nasa bangka pa lang ay usap-usapan na ang mga aswang tungkol sa mga nawawalang pasahero dito sa Reynolds, tungkol sa mga buntis ng mga babaeng nawawala dito ng mga pasahero. Ayon sa kwento, marami nga ang mga pasaherong nawala, lalo na mga nagdadalang tao at may mga dalang mga bata na dalawang taong gulang pababa. Pagdating namin sa Puruwangka Aklan sa isla ng Panay, alauna ay medya ng madaling araw.
Nakapagtataka na ang dami mga tago doon na naghihintay at nagabang. Parang may pestahan, naisip ko na lang na baka may mga kamag-anak na hinihintay o kukuha ng mga pasahero. Bago kami bumaba, nagsabi ang kapitan na kung sino ang babiyahe ng bus. Alas 4:30 na kayo bumaba dahil alas 5 ang alis ng bus. At delikado sa labas, alam nyo naman na maraming nababalita ang nawawalang pasahero dito. At ang katunayan nga niyan noong nakaraang buwan ay isang buntis ang nawawala, sabi ng kapitan. At dahil bumaba na rin lahat, kami at ang chismosang si Raquel na kakwentuhan ni Ermat, sumabay na rin sa amin dahil buntis si Raquel ng 5 buwan at uuwi ito sa parte ng Iloilo doon sa San Joaquin. Sarado na ang mga kalender niya at ang nakapagtataka kung anong dami ng tao kanina sa playa na natatanaw namin pagbaba namin ay wala na agad sila at napakadilim na agad ng lugar. Paano nangyari yon? Tanong ko sa sarili ko. Dahil grade 3 pa lamang ako noon, sensitibo ako sa aking paligid. Mula sa malaking bangka, pagbaba namin ay ilan na lang ang tao doon. Sobrang dilim ng paligid dahil pinatay na ang ilaw sa malaking bangkang Reynolds. Halos wala kaming makita sa dilim, paakyat sa taas ng maliit na pantala ng bangka. At dahil takot kami, dikit-dikit lahat ng pasayarong bumaba. Takot na takot din akong nakayakap sa aking ina habang naglalakad papuntang bahay pahingahan. Ang masaklap, sarado at puno ang mga bahay na pahingahan na kung tawagin ngayon ay Traveler's Lunch. Pero wala pang Traveler's Lunch noong mga panahon na yun. Kaya tinawag yun doon noon na bahay pahingahan. Lahat ay walang matuluyan noon. Inipon ng kapitan ng bangkang Reynolds para maiwasan na rin siguro ang pagkawalan ng mga pasahero doon. Inipon kami sa isang lugar na sama-sama at linatag ang mga banig at ang mga bubunga namin ay gawa sa luna. Animoy evacuation center ang nang lugar na yon. Ang iba pa uwi ng Kalibo, Capiz, Antique, Iloilo, sa parte ng Pandan, sa Antique, at mga parte ng Dueñas, Dumangas, San Joaquin at Pututan. Sa kabilang dako, ang karamihan sa pasahero noon ay nagkakape. Kumakain ng noodles at nilagang itlog. Kumpol-kumpol ang mga tao at tuloy-tuloy ang usapan nila tungkol sa mga nawawalang pasahero doon at tungkol na rin sa nasaping aswang. May napabalita ang may isang pasahero na inatake sa lugar na ito dito nga sa Boruanga sa parte ng Aklan noong mga nakaraang buwan lang dahil ang akala lang ng pasaherong lalaki ay isang baliw lang ang babaeng dumamba sa kanya at nambuno silang dalawa. Kaya ganun na lang ang pagsisigaw niya nang hindi niya kayang labanan ang nasabing babae. Masyadong madulas daw ito dahil sa laway at saka sa langis sa katawan ng babae. Kaya nga nagsisigaw ito ng aswang, 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 aswang. Aswang, aswang, aswang. Pero kinabukasan, hindi na nakita ang nasabing pasayero ng Reynolds ng dekatig na bangkang yun. Kaya ganun na lang ang mga usap-usapan sa mga iilang bukas na mga tindahan at karinderya doon. Pero ayon sa mga sabi-sabi ng iilang tindahan at karinderya na bukas pa noong mga panahon na yun, ay isang mabangis na aswang nga daw ang nakalaban ng isang lalaki. At matagal silang nakipagbuno sa isa't isa. Inabot na hanggang 10 at hanggang 15 minuto hanggang sa nagsarado na lahat ang mga tindahan. Kaya napansin ko, ang mga kabataan doon ay takot na takot at yakap-yakap nilang kanilang mga ina. At narinig ko pa ang sabi ng isang lalaki sa salitang karayan na, kung magpakita lang kadya kanakon, ang linting nga wakwak, utod ulo niya kanakon, nasangkot. Nang ibig sabihin ay kung mapakita daw ang aswang sa kanya, lintik lang putol daw ang ulo sa itak niya.
Mag-aalas tres na madaling araw nang napansin kong naidlip ako sa kwentuhan ni Ermat at ng chismosang si Raquel at iba pang mga grupong kababaihan na ang kanilang paksa ay tungkol sa aswang. Pansin ko na rin na patay na ang mga ilaw at sobrang tahimik na ng paligid. Tanging salpok na lamang ng alon at pagaspas ng tubig sa dalampasigan ang tanging mong maririnig sa paligid. Baliktulog ulit ako mga pagkalipas ng 15 hanggang 20 minutos. Nagulat kaming lahat dahil sa ingay na parabang may nag-aaway na lasing at nagrarambulan at nagsisigawan na tao sa labas. At pagbangon ko, narinig ko na lamang ang sigaw ng isang tao na hinila agad ako ng nanay ko palayo. Nag-ipon kami sa isang sulok at lahat ng mga kalalakihan doon, lalong-lalo na mga tripulante ng pangkang sinakyan namin doon ay pinagkaisahan ang nasabing aswang. Hirap na hirap ang mga taga roon, nahuliin ang nilalang na yon. Halos di magkulog ang karayom ang mga tao nakakita sa mabangis na nilalang. Lahat ng barangay Tanod sa Karatig bayan nito ay nagkagulo na. Pati na rin ang barangay hall na gawa lamang sa nipa at pawid at di na magkamayaw mga taga roon na makakita na lamang sa isang aswang. Saksi ako, ina ko, ate ko at pinsan ko at ang chismosang si Raquel at sa mga pasahero ng nasabing bangka doon na merong aswang na huli siya sa pamagitan ng kulambo at lambat na naroon. Isang babaeng gulugulo ang buhok, hubot-hubad, naglalaway ang bibig, naglilisik ang mga mata at mabaho, parang amoy laway at malansang amoy, parang taong grasang itsura at umatungal ito na parang baboy na pinapalo. Wala talagang pinagkaiba sa umiiyak na baboy ang boses na lumalabas sa bibig ng babaeng nagwawala at parang asong ulol ito na nagwawala sa harapan namin. At sa harapan ng mga nakasaksi doon, saksi ang mahigit kumulang na 1,000 mga pares sa mga mata na nakita sa itsura ng aswang at kung gaano ito kabangis na animoy parang tigre at leon kung magalit. Ito ang sigurado ako, hindi siya baliw at wala siyang kulang sa pag-iisip. Hindi ako eksperto sa mga psychopath na tao, pero sigurado akong walang normal na tao na boses isang hayop, lalong-lalo na kaboses na kaboses ay ang isang kinakatay na baboy. Isa itong bagong yanggaw o bagong hawang aswang o di kaya'y bagong salin na mutya sa isang tao kaya hindi pa kayang kontrol ng pagiging aswang nito. Nagwawala ito na parang isang mabangis na leon at mabangis na tigre. At iyan ang karanasan ko sa aswang taong 1993 sa Boruanga, Aklan, doon sa isla ng Panay. Pagkalipas ng 3 taon, grade 6 na ako noon, bumalik ulit kami sa lugar na yon. Pinagtanong namin ang tungkol sa aswang. Karamihan sa pinagtanungan namin ay di alam ang mga nangyari. Wala daw ganoong pangyayari. At kailanman walang aswang sa lugar ng Boruanga, Aklan, ayon sa mga sabi-sabi doon ang mga tao na pinagtanungan namin. Samantalang saksi ako at ang pamilya ko at mga pasayero noon na may ganyang pangyayari. 3 taon na ang nakaraan noong mga panahon na yon. Marahil gustong takman ng mga taga roon ang tungkol sa aswang. O marahil ay isang kahihiyan sa kanila ang malaman na mayroong aswang sa kanilang nayon. O maaring kalahi din nila. Ganyan tayo eh. Minsan tinatakpan natin ang baho natin. Pero kahit anong tago natin, ang katotohanan ay lalabas at lalabas din. Pero may isang matandang babae na nagsabi ng pabulong sa amin na yung nahuling aswang 3 taon na ang nakalipas ay nakawala sa kulungan ng barangay. Nag-anyong aso daw ito para makatakas. Ngayon, wala na ang Reynolds. Ang pumalit dati ay Socorro sa Libertad, doon sa parte ng Antique ang daungan. At hindi na dito sa Boruanga, Aklan, dito sa Isla ng Panay.
Kung sino man ang nagsabi na hindi totoo ang aswang, nirespeto ko at ang paniniwala nila at ang bawat isa sa mga mambabasa. Maraming siyang manlalakbay na manunulat. Siya iyong mapakalinaw na pagpapahayag at pagkukwento sa mga kababalag ang dito'y panay. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ito po ang kauna-unahang shoutout na ang manlalakbay na manunulat. Uunahin po natin ang ating mga tagapakinig. So, sunod naman natin isi-shoutout ang ating mga kapwa narrators. So, ang unang binabati ko ay si Ma'am Michelle Cedron, Jennifer Shells, Helly Kelly, Althea Jane, and Yolanda Gintifano, Marites Agrabiador, Andrea Han, Surubilin Dorian, Tarzan in Palawan, Lucio Araneta, Krisha Dings, Language Trouble and Beyond, Catalina Dropper, Edmund Guard, Rosie Demesa, Shanshan Velasquez, Carla G, EMG, Charlene Gumansing, Shasha Sondario, Simpleng Luto Black, Regina Ruiza, Filipina, Mom in Canada, Jen Bell Paderes, Baby Jean Official, Badeta Plaza, Kakaibang Taigdig, Darwin Bear, Ervin Agrapio, Bans Domingo, Little Butterfly, Regina Ruiza, Fatma Mar Moralidad, Che Medina, Anrigala, Miss Minchin Efela Garcia, Messy Stories, Ariela Maxine Venus, Van Junicio, Lisa Cheng Kichen, Sharon Yuana, Marily Gabriel, Hanaben Angelo Martinez, Milagrosa Luke, Dance Densho, Franz Mine Ramos, Bill Sweep, Eddie M. Mori. Special mention kay Jeffrey Versabal. Dahil siya ang kauna-unahang nakatapos sa lahat ng ating mga videos. Napakinggan niya po lahat. Inuulit ko, yung mga narrators na kasama natin, sa susunod na lang natin i-shoutout. Doon muna tayo sa mga listeners. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni. Mm-hmm.